So what's up mga tol at mga bad boy, it's your boy, Bad Boy TV. At ayun nga, magpo-post lang tayo dito for updates. Sasagutin ko yung mga kadalasang katanungan ng mga players natin, no? About sa hero not owned issue. At syempre yung mainit-init na, no, yung laging tinatanong, which is yung pending claim. Okay? And ayun, so i-explain ko sa inyo lahat yun, pati yung upcoming updates nila. At yung mga questions ng ating mga ibang subscriber, sasagutin natin yan dito sa vlog na to. So bago ang lahat, intro muna tayo. Bad Boy TV. Sa lahat ng mga subscribers ng Bad Boy TV. Bad Boy dyan at po makakabad po TV dyan at ayun panoorin po natin Bad Boy TV, correct? Right here on YouTube, so I suggest that you guys continue to watch it. Hey guys, hi to all viewers na Bad Boy TV, subscribe na kayo sa Bad Boy TV. So ayun na nga, no? welcome po kayong lahat dito sa channel natin. Yung mga bago dito, mag-subscribe na kayo, hit yung notification bell, at marami akong i-uploads na updates dito sa larong to at sa mga upcoming NFT games pa. So kung may mga katanungan kayo, i-drop nyo lang din yan, sasagutin natin yan lahat sa next video natin. Okay? So simulan natin sa hero not owned. Okay? Actually, nangyayari yung hero not owned issue na yan kapag ka bagong bili kayo ng hero tapos bumatel kayo. Okay? Ang tama lang gawin dun is mag-antay kayo ng 3 to 5 minutes. Yun lang yung kailangan yung antayin, 3 to 5 minutes. Kasi sabi daw ng isang support, nag-sync pa lang daw yung ano natin, yung seed natin sa account natin. So kaya lumalabas yun na hero not owned kasi pumapasok pa lang sa account natin yon. So after 3 to 5 minutes pwede kayong mag-refresh, pwede nyo i-disconnect yung account nyo or mag-re-login kayo, then okay na yan. Okay, so proceed tayo dun sa mainit-init na hero, I mean na pending claim reward. Okay, so kung makikita nyo, kung masisilip nyo yung vlog ko last time, nag-upload ako actually October 12 pero hindi, October 11 pero nag-take ako ng video which is October 9. Okay? So isa ako sa naka-experience ng pending reward. Maliit lang siya yung time na yun, ito yung first sahod ko. Okay? 595,283.20. So kung makikita nyo dyan, success. Okay? Ito lang masasabi ko dun sa mga may mga pending reward dyan, huwag kayong masyadong kabado. Okay, kasi actually yun din yung na-experience ko. Syempre pares tayong investors dito, so normal na maramdaman yun, pero eventually darating din sa account natin yun. Actually yung maganda nga dun, wala tayong gas sa pagki-claim. Okay, yung akin dumating siya 27 hours. So, yung sinasabi nila sa group na within 24 hours, possible siya, okay? Possible na makuha nyo within 24 hours yung reward nyo. Pero pag lumampas siya ng 24 hours, huwag kayong kakabahan. Meron akong kilala, 32 hours naka-withdraw, 36 hours. Depende. Depende sa traffic. Okay? So, observe lang kayo, papasok siya ng kusa sa wallet nyo. Okay? At ngayon, regarding nga pala dun sa issue, kaya lalong tumagal yung pending kasi nagkaroon ng problema sa system ng ano, ng Cooper Planet. Okay? Kung magsisilip kayo sa mga groups, sa Telegram, isa sa naging problema nila dun is double payment. Okay, maraming naka-receive ng full amount. So, 'di ba? Ang ino-offer nila is 50%
50% lang yung pwede nating maklaim sa account. Okay? So for example, nag-withdraw kayo 400,000. 400,000 yung exacto yung winidraw. So yung dapat lang na i-expect nyo is 200,000 SFO. Pero yung nag-reflect sa wallet nila is doble. So ayun yung isa sa nagpapatagal sa system ngayon kasi nagkaroon nga sila ng ganung bug. Okay? Kung sino man yung mga nakakuha nun, hindi para kayong ano, naka-double pay, no? In 3 days, nakuha nyo ng buo. Then ito pa ang nangyari. Nakuha nila ng buo, pero pag mag-withdraw kasi kayo, may iwan yung kalahati dito, diba? May iwan yung kalahati dyan. Pero sila, naiwan yung kalahati dito, pero nakapag-withdraw pa rin sila ng buo. So, naiwan nila yung buo, tapos meron pa silang bonus. Okay. So, ayun yung naging issue. Hindi ako food, no? Sinasabi ko na yung nangyari. Okay, pero finifix na nila ngayon, kaya siguro nagkakaroon ng traffic sa claim history. So, huwag niyong masyadong problemahin yun. Darating din yan. Mag-antay lang tayo. Huwag niyong masyadong kulitin yung mga devs natin sa Telegram. Masyadong sumasakit na yung ulo ng mga mods natin doon. Babasa ko lang, nagkakagulo sila ron. Pero, eventually, marireceive nyo din yun lahat. Okay? So, doon tayo sa update. Actually, may nagbulong lang. Nabasa ko lang sa Telegram. Isa sa moderator. Hindi ko napapangalanan. Okay. May maganda-ganda silang update. Di natin alam pala kung maganda siya o kung ano man. Pero yung farming update nila, malapit na. Malapit na mag-start yung farming dito sa laro na to. Bukod yun dito sa palo-palo na ginagawa natin. Okay? Sinabi lang yun ng isang developers or moderator sa Telegram. Hindi ko na sabihin kung saan bansang Telegram yun. Basta nagbabasa tayo doon ng pakunti-kunti. Okay. So, ayun lang. Proceed tayo sa mga questions ng ating mga subscriber. Okay. Nagtanong si Renaline Nogueras, how many seeds do you recommend? Okay. Sa totoo lang, kahit gano'ng kadami, no? Pero doon tayo sa kung ano lang yung kaya mong i-invest. Kahit isa lang, may earnings ka pa rin. Pero doon, isipin nyo, more earnings, I mean, more seeds, syempre more chance na mag-earn kayo. Kasi more seeds equals to more investment. More investment, more profit. Ang pinaka-risk naman nun, more investment, okay? Hindi naman natin masyado pa na check up si Cooper Planet. Pero hindi natin alam, diba? Yung risk, andyan pa rin yung risk. So, more investment, malaking chance na more profit, pero malaki din yung chance na mawala yung investment natin. Okay, hindi ako financial advisor, pero ayun lang ang matitip ko sa'yo. Invest mo lang kung ano yung kaya mong mawala. Okay, pero eventually, mag-earn ka. Kahit isang seed lang yan, mag-earn ka. Kung tatagal yung laro, mag-earn ka. Magpa-profit ka sa laro. Then regarding dun sa ibang nag-withdraw, kasi yung nakalagay, di ba, minimum is 200,000. Okay? Sa pag-withdraw. Explain ko lang din po sa inyo na yung nakalagay doon na 200,000, hindi ibig sabihin na pag meron na kayong 200,000 SFO, is pwede nyo na siyang maklaim. Hindi po bug yun. Kahit may 350,000 kayo, hindi nyo makiklik yung claim. Kasi kailangan po is 400,000. Okay? So yung nakalagay doon sa white paper nila na minimum of 200,000, maximum of 2 million. Okay, pag i-claim nyo siya, it should be 400,000 kasi nga pinopromote nila yung 50% lang ng claiming. So ibig sabihin, pwede tayong mag-withdraw maximum of 4 million. Pero yung mag-withdraw natin, syempre yung amount na nakalagay sa white paper, 200,000. Yung pwede nyo ma-withdraw, so may matitira na kalahati,
Yung matitira na kalahati, dadagdag lang siya sa upcoming rewards nyo. Okay? Then, regarding naman sa question naman ni Pau Gonzales, mas okay ba na mataas ang rarity? Kung ano daw mas okay, kung mas mataas ang rarity o mababa, ano, or ano mas malaki daw ba income nun? Tol, ang sagot sa tanong mo, yes, mas okay syempre, mas mataas ang rarity. Okay, kung i-compare nyo yung rarity 1 to versus rarity 6, napakalaki ng pinagkaiba nila sa reward. Okay? Hindi ako pinagpala magkaroon ng mataas na rarity. Pero tignan natin ito. Tignan nyo ha. Rare 1. Oh, dito na tayo mag-base halimbawa kay sa level 2. Sa rare 1, 18690 to 32,560. Sa rare 3, ayun o, 25,000 to 44,000. So, paano pa kaya pag rarity 6, diba? At ang benefit pa ng rarity 6 is tatlong palo every 12 hours. So, 6 hours a day. I mean, 6 palo a day ang pwede mong maipalo. Unlike kay rarity 1 is 1 palo lang every 12 hours. So, 2 palo lang per day. So, yun lang. Pinag-usapan lang natin yung claim reward. Huwag kayong kabahan. Kasi ako nakapag-claim ako. Nag-antay din ako ng matagal. To be exact, halos 27 to 28 hours yung itinanggal ng pag-withdraw ko. So, ayun lang. Kung may mga katanungan kayo, kung ano man yung mga iniisip-isip nyo dyan, comment down below. Sagutin natin yan sa mga upcoming videos natin. Okay? Try kong mag-update sa inyo everyday. Okay? Kung lahat ng mga tanong nyo, try kong sagutin yan. Kung ano yung mga update, try kong i-upload yan. Okay? So, ayun lang. Sa mga bago dyan sa channel natin, subscribe lang kayo at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. At kung interested din kayo sa mga upcoming NFT games, ay mag-upload din ako nun. Iba't ibang mga reviews. So, ayun lang. Mag-iingat po tayong lahat at peace out.